Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Today's video, magluto po ako ng healthy food. Alam niyo ba kung ano yung healthy food? Yung magluto kayo na walang meat or meat, like chicken, beef. So, ang gagawin natin guys, magluto tayo ng eggplant. At lagyan natin ng chickpeas. So, wala po siyang meat ha, kasi healthy nga, di ba? Kailangan natin maging healthy sa 2023. So guys, let's get started! Ayun na guys, mag-start na ako. I-open natin ang gas. Lagyan ng oil. Una guys, i-fry ko muna tong eggplant para malasa ang kanyang lasa. Mas maganda talaga pag i-fry natin to siya ng kunti. Kaysa diretso siya. I-fry natin to pag mainit na yung oil natin. Lagyan pa natin ng oil. Maghintay tayo para uminit na siya. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para mag-notify kayo sa bago kong video, guys. So ayun guys, habang hindi pa siya mainit, prepare na ako ng onion at saka garlic. May chili din ako kasi mahilig kami sa chili. At ito guys, tomato siya. Tapos ko na bin-blend para magandito siya. Parang tomato paste. Pero fresh tomato siya. So ayun guys, mainit na. Ilagay ko ang i-fry ko ang eggplant. I-fry natin siya. Parang half cook, ganun. So, lagyan natin ng oil para sa pailaan natin yung apoy. And guys, naglagay ako ng oil para sa onion at saka garlic. Yung onion at garlic guys, isahin ko na siya sa pag-isa. Ganito ako magluto guys. Isabay ko talaga siya. Pero okay lang naman, di ba, pagsabayin. Basta huwag lang yung jowa nyo pagsabayin. Kailangan yung onion at saka garlic pagsabayin ko para isa lang sila, di ba? Guys, oil. Ayun guys, isunod po na ang chili. Kasi chili is life talaga dito sa bahay namin. Parang hindi ako satisfied pag walang chili. Nasanay na kasi ako sa chili. At saka guys, isunod na natin ang tomato. Fresh tomato po ito siya ha, tapos biniblend ko para maganito na siya. Minsan, kinakatkat ko lang siya, hindi ko na biniblend, pero ngayon kailangan i-blend. Mas maganda kasi pag i-blend natin, para mabilis siya maluto. Mag-boil ako ng tubig kasi kailangan natin maglagay ng tubig dito sa niluto natin. So ayun guys, may allergy kasi ako pag like something maka-smell ako ng mga pag nagluluto ako, maka-smell ako ng spices. Ayun guys,
Hatching. So yun guys, ilagay ko na ang ating eggplant. Para yung tomato mag-absorb siya dito sa eggplant. Ayan guys, i-mix lang natin. Mix natin guys para mag-absorb talaga yung tomato niya. So ayun na guys, lagyan na natin ng tubig kasi kumulo na yung tubig ko. Optional po siya ha. Nasa inyo po kung lagyan mo ng tubig na marami. Kailangan kasi lagyan natin ng tubig para hindi siya mag-dry. Kasi mamaya lalagyan ko na naman siya ng chickpeas. Guys, hindi talaga tumawala pag nagluluto tayo, di ba? Para sumarap yung ating pagluluto, lagyan natin ng chicken stock. Ayan guys, chicken stock. Lagyan natin siya. Ganun naman talaga sa pagluluto, di ba? Kailangan sumarap ang ating pagluluto. Kaya lagyan natin ng chicken stock. Siyempre guys, hindi talaga mawala ang spices pag nagluluto tayo para sumarap talaga siya. So kailangan natin maglagay ng black pepper powder. Optional din kung gaano karami. And of course guys, cumin powder. Parang dito lang yata to. Hindi ko to nakita sa Pilipinas na may cumin powder. Dito kasi sa Middle East, ang daming powder. Kulang lang yung Johnson powder ilagay. Sobrang dami talaga guys. Pag dito kayo sa Middle East magluluto, ang daming powder. So ayun na guys. So i-mix natin para mag-absorb yung spices sa niluto natin. Chickpeas kasi pag na medyo malapit na maluto yung eggplant, kailangan natin maglagay ng chickpeas. Ito po yung itsura sa chickpeas, oh. Ayan, chickpeas. So yun guys, isang bowl na chickpeas ang ilagay ko dito pag maluto na yung ating eggplant. Medyo maluto na siya. Kasi ito guys, is luto na siya. Binuweld ko kanina. Kaya yun, okay na talaga siya. Luto na talaga. Kaya kailangan natin pag ilagay ito, okay na yung eggplant. Para hindi siya ma-overcook. Kasi ang pangit pag ma-overcook, diba? Ayaw ng asawa ko yung ma-overcook. Kasi mawala talaga yung lasa pag na-overcook siya. Siguro guys, maghintay tayo ng 5 minutes bago ilagay yung chickpeas. So ilagay ko na ang chickpeas. So sa mga hindi nakaalam kung ano yung chickpeas, ganito po siya ha. Parang circle. Ayan, ito po yung chickpeas. Palagi po to siyang ginagamit dito sa Oman kung magluto sila. Or kami, ang breakfast dito sa asawa ko, pero minimix namin siya ng yogurt. Pero ngayon ilagay ko siya sa eggplant. So ayun guys, i-mix natin.
So yung diba guys, isa po siyang healthy food kasi wala siyang meat. Kainin mo siya with rice, ganun po. Kasi yung asawa ko, nag-diet na talaga siya ngayon. Kaya pag nag-diet siya, ako yung tumaba kasi sayang yung pagkain eh. Food is life guys, oh my god. Bahala na, di ba rin ano, kung tumaba tayo, importante, maganda. Charot! So diba guys, hindi naman ako pangit. So yung kasari, biro lang ako talaga. Of course guys, gusto ko rin talaga mag-diet, pero sinabi ko talaga sa sarili ko na gusto ko na mag-diet, pero alam mo naman ngayon na sobrang marami naman pagkain, hindi talaga kaya guys. Diba? Kahapon, baby ko. So ayun guys, may cake pa dito sa fridge namin. So kailangan ko talagang kainin kasi yung asawa ko is kunti lang kainin niya. So sino ang kakain? Diba ako kasi dalawa lang kami sa bahay. So ako talaga yung kakain sa mga pagkain. Kaya mahirapan talaga ako guys mag-diet. Pero kaya ko naman guys na mag-diet kung kayanin talaga. Diba? Pero hindi naman talaga ako masyadong mataba. Diba? Ganito lang talaga yung katawan ko. Ayaw ko rin yung sobrang pangit. Sobrang payat kasi ang pangit. Diba? Ayaw ko yung payat talaga. Ayaw ko talaga. Pag ganito yung katawan ko, okay lang siya. Kasi bagay sa akin eh. Pag payat, parang may sakit. Ganun, diba? Kaya ayaw ko talaga. Baka isipin sa mga tao na hindi ako minahal ng asawa ko kaya pumayat. Kaya ayaw ko talagang magpapayat ng sobra. Kasi okay naman yung katawan ko. Diba? Hindi naman siya ganun nga sobrang taba. Parang sakto lang talaga yung katawan ko. Kaya happy naman ako na ganito yung katawan ko. Ayaw ko yung sobrang payat naman. Ang pangit kasi. At saka guys, sabi ng asawa ko, ayaw niya yung may abs na babae. Diba? Ayaw niya yung ganun na babae. Kasi diba sa mga artista, marami silang abs. May abs yung mga artista. Pero yung asawa ko, ayaw niya yung magka-abs ako. At saka guys, in my life, hindi ba ako nagka-abs ha? Kasi katawa talaga guys, hindi pa naman ako nagka-abs. Kasi ang tamad ko talaga mag-exercise. Oh my god. Pero sa awa ng Diyos guys, thankful pa rin ako kasi wala naman akong sakit, di ba? Thankful tayo sa Diyos kasi palagi tayong body health, wala tayong sakit, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, di ba? So yun guys, luto na talaga siya, pero kailangan ko pa mag-cut ng parsley or kung may parsley kami or coriander. Kasi ganun talaga pag nagluto dito sa Middle East, kailangan may parsley at saka coriander para yung pagkain ay yung niluto mo is meal good siya. Kaya kailangan natin maglagay ng parsley or coriander. I think guys, kailangan ko ng tomato paste para maging kulay ang luto ko. Para maging masarap din pag may tomato paste. Dito sa bahay namin guys, palagi talagang may tomato paste. Dito, tomato paste. Parang hindi siya makita. Basta tomato paste siya. Lagyan ko ng tomato paste. Optional lang siya guys ha. Palagi kami magluto, palagi ako nagluto na naglagay ng tomato paste. Kasi yung niluluto ko, parang same lang siya, ganun. Like example, magluto ako ng beans, ayan, maglagay talaga ako ng tomato paste. Pag magluto ako ng beans. So ayun na guys, naluto na talaga siya. Naluto na ang aking eggplant with chickpeas. Diba, sinabi ko na nga, pag tapos na siya, maluto na, lagyan ko ng coriander leaves. So ayun guys, fresh coriander leaves. Tapos kinakat ko siya. Lagay dito. Kasi luto ng ating eggplant at saka chickpeas. So yun guys, i-mix lang natin. So ayun na. Diba? Tapos na talaga siya, as in, tapos na, ready to eat, pero hindi pa naman dumating yung asawa ko. Kaya ganito talaga ang buhay, asawa, kailangan natin mag-prepare ng pagkain para sa ating asawa, para, diba, ganun naman talaga ang obligasyon natin bilang wife. Kailangan natin magluto ng pagkain at mag-prepare, diba, pag umuwi yung asawa natin. So yeah guys, I'll try my best na maging mabuting asawa. Pero hindi naman ako bacha. So, ayun na guys. Hindi na natin patagalin pa. Tapos na ang ating video. Thank you so much. Thank you for watching. Bye everyone!